Maraming tao pa rin ang naniniwala sa mga pamahiin tungkol sa regla sa Pilipinas. Kakaiba man o hindi ka panipaniwala, ngunit ang mga pamahiin ay nananatiling pangkaraniwan sa ating kultura na ang ilan sa atin ay talagang sumusunod pa rin sa mga ito. Dahil ang mga ito ay bilin ng ating mga lola o mga nakakatanda. Gayunpaman, narito ang ilan sa mga pamahiin tungkol sa regla o period na pamilyar sa ating bansa. Ang unang pamahiin ay ang pagpapahid gamit ang kauna-unahang regla o dugo sa ating mukha. Sinasabing ang pagpahid ng kaunting dugo o di kaya sabunan ng ating saplot gamit ang body soap at saka ipunas ang ating saplot o panty sa mukha. Ayon sa mga matatanda, ito ay pinaniniwalaan na nakakatulong upang maiwasan ang pagtubo ng tigyawat o pimples sa ating mukha. Ang mga pimples, lalo na sa panahon ng puberty, ay pangunahing sanhi ng mga hormone at iyong genetics. Kaya't ang pagkalat ng iyong unang dugo sa iyong mukha sa unang araw ng iyong regla ay hindi makakatulong. Sa makatuwid, ang pagpapahid ng anumang likido sa katawan sa iyong mukha ay hindi malinis. Sa halip, mapapanatili ang isang kumikinang na kutis sa pamamagitan ng pag-embrace ng healthy lifestyle gaya ng pagkain ng balanced meal na binubuo ng whole grain na pagkain tulad ng brown rice, samahan pa ng protina tulad ng manok at isda, at fiber galing sa prutas at gulay. Regular ding mag-ehersisyo. Idagdag sa iyong listahan ang paggamit ng isang mahusay na sanitary napkin kapag nag-ehersisyo. Madami pa rin ang mandidiri na gawin ito. Ngunit sa iba, gagawin pa rin upang masubok kung totoongang may iwasan ang pagtubo ng tigyawat sa kanilang mukha at magkaroon sila ng clean skin. Ang pangalawang pamahiin ay sa unang araw ng iyong regla o period, tumalon sa huling tatlong mga hakbang ng isang hagdanan upang matiyak na ang iyong period ay tatagal lamang ng tatlong araw. Wala naman talagang tipikal na period. Ang karamihan ng menstrual cycle ng mga kababaihan ay nangyayari tuwing 21 hanggang 35 na araw at tumatagal mula sa ilang araw hanggang sa isang buong linggo. Upang malaman ang iyong menstrual cycle, ang pinakamainam na gawin ay ang itrack ito. Maaaring gumamit ng mga libreng menstrual cycle calendar na mobile applications kagaya ng period tracker. Habang walang ganoong bagay tulad ng isang tipikal na panahon, kaya ang pagtalon sa mga hakbang ng hagdanan ay maaaring maiwanan ka lamang ng isang namamagang ankle. At ang pangatlong paniniwala ay ang pagligo o paghugas ng iyong buhok sa panahon ng iyong regla ay magdudulot ng hair loss, infertility, malabo na paningin, o maaari ding pagkabaliw. Talagang napakahalaga para sa mga kababaihan na i-practice ang good personal hygiene, lalo na kapag may period. Sa panahon ng period, tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng bakterya na humahantong sa rashes at infection sa ari. Pinapanatili din ng pagsha-shower o paliligo upang maiwasan ang hindi kaaya-ayang amoy at upang manatiling komportable tuwing may regla. Kaya naman, ang isang tip ay ang regular na pagpapalit ng iyong mga sanitary pad bawat 6 hanggang 8 oras. O mas regular pa kung heavy ang flow,
ay makakatulong upang mahiwasan ang hindi kaaya-ayang amoy at impeksyon. Habang marami sa atin ay maaring sa paningin nila ay nakakatawa ang mga myths o paniniwala na ito, ngunit maraming kababaihan ang nagsasanay ng mga ito hanggang ngayon. Dahil na rin siguro sa pagbibigay respeto sa mga tagubilin at mga paniniwala ng ating mga lola, tita at nakakatanda. Ngunit ang pinakamainam pa rin na gawin ay ang pagpapractice ng good personal hygiene. Ito rin ang pamamaraan upang maiwasan natin ang mga pwedeng makuha na sakit tuwing may regla. At ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dulot ng pagkain ng mga masusustansyang gulay, prutas at inumin, at ang impact ng regular na pag-e-ereseso. Paalala lang po na hindi lahat ng babae ay pare-pareho ng circumstances nararamdaman tuwing may period. Kung ang mga pamahiin na ito ay nakasanayan na sa bawat henerasyon, ay ating lubos na re-respetuhin. At para sa iba na hindi pa nakakaranas gawin ang mga pamahiin ito, mas mainam na magsaliksik o magtanong-tanong muna sa mga nakakatanda o sa mga nakasubok na. Dahil higit na nakakatulong pa rin sa atin kung nasisigurado na dapat ay safe at komportable sa paggawa sa mga bagay-bagay. Ito ay mga gabay lamang. Hindi natin nasisigurado na 100% naligtas sa paggawa ng mga pamahiin na ito. Ito ay base sa mga nakasanayan na ng ating mga lola, tita at nakakatanda. Kaya nasa atin pa rin kung ang mga ito ay ating susundin, ngunit may kalakip na pag-iingat. Sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo at huwag mong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli!